Ngayong gabi. Dito po ako. Kahit paano may AC naman pero hindi pa siya bukas. Hindi natin sure kung anong oras siya bubuksan. I made it. Time para mag-check out na. Dahil ngayon, be, I have a new direction in life. I decided to book my flight in Delhi. Instead of traveling from central India, I'll go directly to north. Ipapaliwanag sa inyo mamaya bakit. So, tara na. Yung roommate ko natutulog bukas yung mata. Bye, guys. Bye. So, hindi ko na kaya yung na-tour dito, besa. Tinuloyan kong hostel. Ayan. Maganda yung panahon ngayon, as of now. Pero mamaya-maya, syempre, andyan pa rin ang nagbabad niyang masamang panahon. Actually, sabi sa weather forecast kasi, be, uulan at uulan lang talaga dito, be. So, ngayon, nagpapahinga lang yung ulap, ganyan. Warm up. Mamaya, babagsak din daw lahat yan. So, habang maaga pa, simulan na natin ang ating adventure. Magtatanong lang tayo sa mga tao para tayo makakarating ng airport in best way na hindi tayo gagamit ng taxi dahil baka mataga lang tayo sa taxi. So, ang naisip ko, pupunta ako sa bus terminal, pupunta ako sa isa pang lugar malapit sa airport, mga 5 kilometers. Then from there, pwede na tayo siguro mag-take ng tuk-tuk or from there, kung malapit na lang, baka mura naman na yung taxi. So, tara na. Margao bus terminal. Yes. And then take bus to Vasco da Gama. Yeah. Okay. Thank you, ciao. Bye-bye. Ay, bye-bye na tayo sa kanila. So tama ay naisip ko. Tinignan ko lang sa map kasi, babe, parang okay, paano tayo dadaan? Okay, ang pinakamalapit na destination sa airport. Bango ng weather. Ang bango. Bango ng lugar. Na yung weather kasi ng ulan. Alam mo yung lupa na natutuyo la galing sa ulan. Ganito po ang buhay ko. Actually, short stay lang po ako dito. Pag itong short stay, maganda talaga magstay para sa akin talaga sa mga hostel kasi may mga nakakausap ako. Tapos alam mo ba yung gusto ko sanang dumaan? Kaso may mga naghihintay sa akin sa unahan. I don't have food. Tinapon ko na yung food, sayang. Oo. Laro lang ha, sunod lang. Wala nang kagatan ha. Bye-bye. Kaya talaga gusto ko ba nag-stay ba sa mga hostels kasi may mga nakausap ako. Actually, kagabi, maaga kasi ako natulog. Siguro 5 PM pa lang natulog na agad ako. Kasi I was expecting na magbabus ride ako ngayon from Margao to Ponda, to Hubli, to Spete, to Hampi. So, hindi ko na siya ginawa kasi sabi ko, okay. Naisip ko kasi ba na parang paparating na tayo sa exciting part. Why not mag-jump na agad tayo sa exciting part? Kasi medyo it's a long process eh. Pag dumaan ta ako. At saka ang major consideration ko talaga is, ito yung na-realize ko kahapon mula dun sa roommate ko na sinabi niya na i-research mo rin, like, hindi lang yung parang best places in India or best places in Goa, best places in India during this month. Lagyan nyo ng month na parang, oh shit, oo nga, I forgot na kailangan mina
minomonitor natin yung oras. Ah! Tuk-tuk! Ayun, buti na may tuk-tuk. Try natin. Kumasakyan natin sila magkano. Ay pa guys, good morning po. Good morning, Goa. Hindi niya ako pinansin, be. Busy siya, sabi niya. I'm sorry, Francis. I'm book busy and very busy. Okay, so lakad na lang tayo. Anyway, ako yung bus. Saan niya pupunta? Gusto ko mag-bus. Okay. We will ask people na lang pa kung meron tayong makasakay ng bus pa terminal. Be, alam mo yun, be, in fairness to me, after a few days here in India, wala na akong takot, be. Parang okay na, go na, laban na. Actually, ganun talaga ako as a traveler, na parang sa umpisa, natatakot talaga ako. Pero once na nakapag-adjust na ako sa environment, wala na. Parang feeling ko taga dito na ako. Taga dito na ako. Kumbaga parang galing ako Maynila, pumunta lang ako ng Siargao, ganun. Yung hindi ko alam ang salita, ganyan, pero nakaka-survive. The weather is so nice. But the question is hanggang anong oras siya nice? Doon din may mga bus na dumadaan. Tingnan natin kung andun yung bus stop and then tanong natin sa mga tao kung ayun yung mga bus papunta sa bus terminal ng Margao. Ang nakakaloka naman dito kasi be, napagkakamala na lang ako dito na lokal. Akala nila Indian din ako. Margao. Akala ko nagkakaitindihan kami, di ba? Margao. Hindi tayo pareho ng way, kuya. Ayun na yung mga bus, doon at ang terminal. So, tawid na tayo. Ayun na, iniwan na tayo ng bus. Haya mo na, next bus na lang. Tingnan natin ba kung Margao to. Margao? Margao? Hala. Begin na. Ayan, may nakababa na ako sa bus. Ito tayo sa kanilang bus terminal. Actually, the weather is nice pa, no? Maaga pa nga ba actually para sa flight ko eh. Hindi ko pa alam ano gagawin ko, kung dadiretso na ba ako doon or maglamyarda muna ako dito. So, feeling ko ba kilala na ako dito ng ano, mga police dito, lagi ko sila tinatanungan. So sabi nila, dito daw ako sumakay sa bus na to. So tara na, sakay na tayo.
It's real. Okay, babe, it's time, babe. Maanda na tayo, babe. So, ang pamasahe is 25 minutes. Ito guys, yung bus ticket nila. Ayan, Ben, dito na tayo ngayon sa may airport ng Goa. In fairness, may nadaanan kaming KFC sa daan. So excited daw. So kung bahaba ako pag merong KFC, meron nga, Ben. Kaso sarado pa. Okay, spell fog, Ben. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera, pero sobrang foggy dito sa loob ng kanilang airport. Tara, dumiretso na tayo sa loob. Tingnan natin. Staying at home, turn off the phone. Alam mo ba ano maganda sa pag-solo travel? Alam mo yung wala kang choice pero kailangan mo talaga mag-socialize, kailangan mo magtanong, kailangan mong pagganahin talaga yung senses mo, magiging alert ka para sa mga gamit mo, para sa sarili mo. As in, sobrang gandang experience talaga siya, actually. Ayan, be. So, nakapasok na tayo ngayon dito sa loob ng ating gate. In fairness, na clean wrap naman, na clean wrap naman yung ating bag. Tapos nag web check-in lang ako, so mabilis na yung process. Medyo mahigpit lang din sa immigration nila. As in, chineke yung lahat ng gamit ko ganyan. Pero actually mas stricter yung naging experience ko sa Morocco kumpara dito. Sa Morocco talaga ba yung experience ko, iniluwa ko lahat ng gamit ko, ganong levels ba. So ngayon, hihintay na lang natin yung pagbubukas ng ating gate. And by few hours, 1 hour or two, we'll be in New Delhi. Oh my God, I'm so excited. Sa init. In fairness, dito ba sa kanilang airport, sobrang presko, malamig. Ang lakas nung hangin ng mga ceiling fan nila dito, sobra. So, it's very good. Well ventilated yung kanilang airport, maganda. So dahil ba masama ba yung panahon, delayed yung ating flight ngayon. Hindi pa natin alam, be, wala pang update anong oras yung magiging lipad natin. Hopefully maging okay na, kasi mahirap, be, pag inabutan ako ng gabi, hindi ko pa kabisado ang Delhi. Oh my God. So ngayon, be, dito tayo ba sa loob ng aeroplano. Ayan, be. So yung biyahe natin will take only 2 hours, more or less. Medyo maugal abe yung biyahe natin pababa. Pero laban lang. Siguro dahil nakapal yung ulap kaya medyo hindi ko alam yung term pag mauga. Oo, ayun yung nangyayari ngayon, be. Turbulence. Ayun. Tama ba? Para kami ngayon nasa roller coaster, be. Ganda
isa tayo nang i-reply, no, oh my god. Nakita niyo yung weather sa labas ngayon? Parang makulimlim din. Sana okay yung ating panahon. Okay, ang ating adventure naman ngayon, be. Siyempre, una, paglabas ng eroplano. Pangalawa, ang pagko-commute papunta sa ating tutuluyan. Okay, so that's the journey tonight. Sana hindi tayo abutan ng dilim at hindi tayo maligaw. Oo. Ngayon, be, first time din natin makikita itong kanilang airport dito. Anong meron sa loob ng kanilang Delhi Airport? Airport nila, guys, in fairness. At saka, buti na lang meron itong walkalator. Hindi tayo mapagod sa kakalakad. Ayan, Bea, base dito sa research ko, ito nakikita natin mga hand gesture is tinatawag na mudras. Ito yung mudras are believed to be natural forces and aid spiritual and mental well-being by enhancing the flow of energies through the body. Oh my god. This is mine. So, ayusin muna natin itong gamit ko, be. Oo, para hindi tayo mahirapan sa ating pagko-commute. My god. So ayan, be. Ito yung kanilang airport. So kailangan natin alamin din ngayon paano tayo magbe-metro. Hi, how much to Lajpat? Lajpat, how much? Nothing. Yeah. 20? Okay. It's 30 pala. Tis. Diba? Tis, bis, 20, tis, 30. Ano yung 40? Siya, alis? So, charan. Ooh, 30 nga. Wow, sobrang init ngayon, be. Ano tayo sa kanilang skywalk, parang bridge, ayan. Ang bango, may pagkain. Sobrang bango. Ah, may chicken. Nagutom na ako. Boom. So ngayon, bibili naman tayo ng ticket ng next train. Lajpat Nagar. I found you. Welcome to my humble abode. Tuluyan ngayong gabi. Dito po ako. Ito paano, may AC naman pero hindi pa siya bukas. Hindi natin sure kung anong oras siya bubuksan. I made it. Teka, be, bago matapos itong video na to, huwag mong kalimutang mag-follow sa lahat ng aking social media accounts at Francis Candia sa Instagram, TikTok, Twitter at syempre sa Facebook at syempre dito sa YouTube. Huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para notified sa lahat ng aking uploads. O, yun lang yung gusto ko sabihin. Pwede ka na manood ng kahit ang video gusto mo. Yala, bye-bye!